Oh, hello! Kayo pala yan! Tuloy po kayo! Vlog. Welcome to my guys. Ayan. Hello po. Try natin mag-vlog. Vlog-vlogan. Nandito po tayo ngayon sa Stoke-on-Trent, Staffordshire. Ito po ay, ang eksaktong lugar nito ay Etruria. Ito, I think Etruria to, diba? Dito nilibing. Diba? Dito nilibing ang ating pinaka, sabi ko nga, pinaka-lodi ko. Pinaka-lodi ng mga vintage China collectors. And as you all know sa TSI, ito ang lagi natin binibida. Last year, pinasyalan natin yung World of Wedgwood Museum. And also, pinuntahan natin yung Barlaston, doon saan doon kami next day for, I think, couple of nights na yun doon siya pinanganak. And that hotel ay pag-aari ng kanyang apo na si Francis Wedgwood. Na ang anak ni Francis Wedgwood ay si Charles Darwin, na isang sikat na siya ang, di ba, yung sa Evolution of Man, sikat na talagang henyo. So, I think nasa dugo nila. Ngayon naman, pinasyalan namin to para sa inyo. Special edition ito ng year 2 ng TSI. Vlog-vlog tayo ngayon. Ayan ho tayo. Okay. Si Mr. Josiah Wedgwood. Ayan ho ang kanyang himlayan. So, pinanganak siya noong 1730. 1730. Ano ang 1730 sa buhay ko? Diyan lang naman ang address ng boarding house ko nung college ako sa Manila. Number 1730 San Pedro Street, Malate, Manila. Yan. Sa boarding house ng ating minsa, alam nila yan. At ang aga niya namatay, 1795. He's very young. He's only 65 years old nung siya ay namatay. No? Ayun. Kita niyo ba? Kita niyo ba? Yan. Kikita niyo. Ayan. So yan. Si Mr. Josiah Wedgwood. Ah! Dito rin ho, nakahimlay ang pamilya ni Mr. Josiah Spode. Natapat na dalawa silang, I mean, nagkataon yung pangalan nila ay parehas na Josiah. Ito ho ay luma ng, yan ang natira na lang, na ruin, the ruin pa ng, ito ay dating simbahan, bago yon, bago na ho yun, that was built 1800 na. But this one was built talaga noong 1600 na dad. Anong pangalan parish na to? Stoke-on-Trent. Stoke-on-Trent. Located at, sabi ko, Staffordshire. Stoke-on-Trent, Staffordshire. And there's another one there. Baka naka-ano din siya, dad, oh. Naka-bakod din. So, karamihan ho ng mga nakalibing dito po sa Stoke-on-Trent parish, ay mga alagad ng sining na may nakontribute ho sa larangan ho ng pottery, arts, and nagbigay ng karangalan sa Stoke-on-Trent kung paano nakilala ang Stoke as the heart or the city of pottery. So, this is the wall of the church. Ayan, nirestore nila and gated siya kasi parang yan lang natirang stone na ginamit yung dating lumang simbahan. So, demolished daw yun noong 1800 and then ayan, sa loob nun, makikita nyo napakaganda. Gamit nila doon para mga pattern tiles by Minton. And meron doon memorial stone ang pamilya ng Spode at Wedgwood doon.
napakaganda ho. And live, may tumutugtog ng piano. May pianist sa loob ng church. Pero, syempre, ayaw natin i-live na yun doon kanina. So, from here, ayan, makikita ninyo yung arches. Yan ho ang arches. Okay, ayan, ganda. Kasama kong aking husband, the very supportive. At ang aming aso. Napakarami para ho rito mga sikat na mga nakahimlay dito. This Thomas Hill, there is Mr. Adams. Adam, kilala niyo ang Adam, di ba? Isa sa mga maker din niya ng China. Also, woods. Mga woods, family ng mga woods. And punta tayo ngayon kay Spode kasi kanina nilive ko. Naputol tayo dahil wala tayong signal. I-vlog na lang natin. So, yan po siya. Pakita natin ang... Ayun po ang Spode. Yan yung pamilya ng Spode. Napakabata nilang namatay. Namatay si Josiah Wedgwood. Only 65 years old. And then, itong si Spode, si Mr. Josiah Spode naman, I think, parang 70 plus. Ang ganda dito, ang pakalamig ho, negative 3 ang temperatura. So, samahan niyo ako, kasi ipapakita ko sa inyo, si Mr. Josiah Spode at ang kanyang pamilya. Mga ilan na nito nakahimlay. So, ito ho siya. Ayan ho ang ating the great Josiah Spode. Ayan ho ang ating the great Josiah Spode. Ayan. In the memory of Josiah Spode, Pater, who died 18th of August, 1797. Oh! 61 years old lang siya. At ito na kanyang mga ascendants. Ayan. Ayan. Ayan na si Josiah Spode of the month. Mga ano na to eh, parang this was, I think the apo, kung tayo nagkakamali. Yes, parang apo na yan. Mga apo na to. Oo. Ayan. Agad lang namatay. Ang bilis ng buhay nila, no? Ito. To the memory of Josiah Spode in the, you know, in the mount, who died July 16, 1827, 72 years old, 52. Mr. Josiah Spode, the master, no? Mga maestro. Ayan. I think yung wife niyan dito din. Elian, wife of Josiah. Ayan naman. 1803. So, ayan. So, mga pamilya niya to. Ito rin medyo pwede mabasa. Spode. Ayan, mga Spode. Pamilyang Spode yan. Okay. Ito tayo sa kabila. And po ang Spode. Mr. Spode. Ayan. Mm-hmm. Ayan. Okay. Ayun. So, karamihan no, ng mga nakalibing dito, nakahimlay dito, ay mga sikat. Ayun, John Wood. I know him. Isa yan sa mga, nakikita ko din sa mga box stops. Ayan. Ayan sila. Okay. Nakahimlay lang sila, malapit lang sila sa high road. Ayan. Kalat-kalat ko yung kanilang tomb. It's not scary, really. It's for me, it's overwhelming feeling na parang you're giving them naman the honor, no? We're trying to kumbaga pag-usapan or pasyalan sila and ipakita sa mundo ngayon, sa moderno mundo, sino nga ba sila, ano nga ba mga na-contribute nila, no? Ayan, no? Okay. So, ayan. Balik tayo dun sa Mr. Josiah Wedgwood. Ayan siya. Pinanganak siya ng July 12, 1730. At ang July 12 ay doon din pinanganak si TSI. Si TSI ko. Doon ko siya create ang page ko. Officially July 12. And that time,
Hindi ko pa alam ang tungkol kay Josiah Wedgwood. Very few lang. Kaya nung nalaman ko, July 12 ang birthday niya at birthday din ni TSI July 12, maybe, sabi ko nga, maybe, you know, we don't know. Hindi natin alam kung ano yung destiny natin. We don't know. We don't know what's God's plan for us. But I know, if you are a believer of Christ, if you are faithful to Him, alam ko na walang aksidente sa Kanya. Everything has His own purpose, reason, and own time, own shape, own process. So, Mr. Josiah Wedgwood, thank you so much sa iyong naiambag. Ako'y malugod na nagpapasalamat at natutuwa at nakita ko ang iyong himlayan at nawa, tulad mo, di ba? Tulad mo, kahit man lang gaku ko, nang narating mo ay marating ko. Nawabasbasan mo ako sa mga oras na to dahil gustong-gusto ko maging ikaw kahit man lang. Sabi ko nga, gaku ko, gaduminang ng kuko mo kahit man lang doon. Doon lang, may marating ako at may mapatunayan ako sa mundong to. Sa larangan ho ng pottery at ng singing. Ito tayo. At magpapaalam na ako. Yan. Ayan ang ho tayo at magpapaalam na ho ako. I think okay na yung mga napakita natin. Dali na naman ho ang purpose ko. Mapuntahan ko ang himlayan ni Mr. Josiah Wedgwood. At sabi ko nga, bonus na lang na nalaman natin si Mr. Josiah's school din pala ay dito nakahimlay together with his family. So dalawang, sabi ko nga, maestro sa larangan ng pottery ay napasyalan natin. Kaya paano, sabi ko nga, nasilayan natin sila, no? Yung kanilang mga himlayan. And I'm very happy and so grateful. Today is really cold. It's -3, but sabi ko nga, yung puso ko nag-aalab. Kasi parang dito nakarugtong yung puso ko sa Stoke-on-Trent. And this is a very nice place for me. This is for me, napakababait ng tao. Napaka-warm nila dahil kahit malamig ang panahon, pero warm silang tumanggap. Napakababait, very welcoming. Ayan. And masaya ako, tatupad ang pangarap ko namin mag-asawa ng pamilya ko na mapasyalan si Mr. Josiah Wedgwood. Napasyalan natin ng isang taon lahat ng naging buhay niya, pottery niya, museo niya, sa siya pinanganak. Ngayon, nagbalik naman tayo kung saan sila nakahimlay. Ayan. Maraming salamat sa inyo lahat and continue to like and follow my page. And thank you so much for supporting TSI. And I hope all of you are, sabi ko nga, always safe and well. Please, yeah, look after yourself. Okay, continue to be a blessing to others. And don't forget that Jesus Christ loves you and you have a purpose. And always trust the process. I love you all. Thank you and have a blessed week. Bye-bye. Bye, Wedgwood. Tuloy po.